sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat ang mga adhikain niya. Totoo ang mga layunin niya. Na lahat ng mga anak niya ay maging marapat sa pananaw niya, maging kalugod-lugod ang bawat isa, at matupad ang layunin niya na walang dilitiba kundi ang mabuklod sa pagkakaisa. Yaong tapat na magmahalan, magbigay at magkaunawaan, at tunay na maging kaisa niya sa pagiging marapat at pagiging dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Sa kapirasong ugat, kumisan ay yaong dulot na pakla ay nagiging ganap na kagalingan ng tao. Kaya kung ninamnam ninyo ang pinakain sa inyo na sa karampot na puto ay nakabusog ng inyong kaluluwa at katawan, nagdulot din sa inyo ng kagalingan. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino nga bang tao ang makapangungusap ng pagkahaba-haba? Kahit na gustuhin mo, napakagaling mong magsalita, napakatalino mo, hindi maaaring pagdaka, may masasabi ka sa kapwa. Kaya kung nagsuri kayo, ang Diyos ay buhay, tapat, na nagmamahal, kumakalinga, nagtutuwid, at patuloy na nag-aakay sa liwanag at daan ng katotohanan. Kaya ang dapat maging kaisipan ng tao ay magnilay at magbulay. Nang sa gayon, hindi natitigib ng pagdaramdam, bagkus natitigib ng kagalakan. At pakatandaan ninyo, mga minamahal ko, yung mga walang dalahin sa damdamin, tunay na masisiyahan. Subalit kapag may dalahin ka sa isip mo at tumutugon sa damdamin mo, kay hirap mong makabangon sa katotohanan. Kaya ang layo ng Ama, ipagkaloob nyo ang sarili nyo sa Kanya at mapangungunahan niya kayo. Kaya nga binubuhay ang pananampalataya para matutunan yung tamang pagtitiwala sa Kanya, di ba ga? Kaya binubuhay ng Ama ang pananampalataya upang patuloy na magawa ng tao ang pakikipag-isa sa mabuting layunin niya. Ano ba ga ang mabuting layunin ng Ama? Alam nyo, mga minamahal ko, kung tunay na nasa banal na espiritu ang mga tao, sadyang kaaliw-aliw ang bawat isa. Kasiya-siya ang bawat mimitiin na gagawin ng bawat isa. Kaya naman, sa sandaling makasama mo ang kapwa mo, kapag tapat at totoo ang puso mo at nakikiisang katulad mo, ang saya-saya ninyo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kahit na napakatagal mo ng kasama ang kapwa mo, kung nakikita mo't nadarama, hindi siya totoo, ang hirap ibigay sa kanyang buong buwang sarili mo. Ganon din ang Ama. Gayon ang kanyang espiritu na kahit mahal na mahal ka, kung nakikita niyang hindi ka karapat dapat sa gawain niya, nagabanalan, nakabutihan, ang hirap niyang maibigay sa iyong kapuspusan. Kaya para mapuspos ng banal na espiritu, inyong pakinggan ang mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus.
wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang nabubuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na pang-espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay ba ang Ama? At yan ang senyalis na kapag nasa bunga ng Espiritu ka na ginagampanan at gumagawa, payapa ang lahat ng nakakasama mo. Ang pakikitungo mo'y kapayapaan at di ka nakapagdudulot ng alingasngas. Hindi ka nakapagdudulot ng gulo sapagkat payapa kayo. Payapa ang puso nyo, payapa ang isip nyo, kaya niwala kayong magiging usapin. At yan ang sinyalis ng Ama para mapatotohanan na ang Espiritu ay nasa katauhan ng tao. At nang dahil ang tao naman, sa pagbibigay at pagmamahal ng Ama, mayroong taong palalo na pinapalagay ang sarili, tama at tumpak kahit na alam na nakakasira na. Kahit alam na nakakasira sa kapwa niya at kasiraan na ito, palagay ay tama pa rin. Mayroong taong gayon pala na baliwala yung mga pananalitang nakakasira sapagkat hindi daw paninira, totoo yun, totoo naman. Oras na halimbawa, ang kapatid mo ito, para maliwanag po ninyong maunawaan ang ibig sabihin ng kasiraan, ano? Halimbawa, alam na alam nyo na totoong totoo na itong si Cecilia ay nakikiapid. Subalit, ginawa pa ninyo sa pamamagitan ng pakikitsismisan dahil totoong totoo naman, sigurado kayo, binahagi nyo sa iba. At katwiran nyo, anong kasalanan doon? Totoo naman yun. Anong kasalanan doon? Hindi ba? Kasalanan yung idalahira mo siya? Yun ang sinasabing kasalanan na kahit kanyang ginawa na at totoo niyang ginagawa, wala ka pa rin karapatan para sisiraan ng puri. Buhay ba, Ama? Ngunit sa taong pananaw sa sarili matuwid, pananaw sa sarili tama, sa kanya tama yun. Kahit na kinukwento niya yung kapwa niya. At subukan mong ibalik sa kanya mo gawin. Tingnan mo kung hindi mo makita ang tunay na kulay. Ganon ang ibig sabihin ng Ama. Isang tunay na halimbawa para maabot ninyo at maunawaan nyo ang napakabuting na pahayag ng Ama na napakagaan unawain. Halimbawa, alam nyo na itong si Cecilia. Oo, totoong totoo, gupong-gupo siya sa buhay niya. Ano namang kiber at bakit ikukwento mo pa? Alam mo namang totoong totoo nga. Ano ang dahilan bakit ikukwento mo siya sa kapwa mo? Bakit? Sa magaling at mabuting salita, kaya nagagawa iyon, paninira. Iyon ang sinasabing kung nasa Espiritu ka na ng katotohanan at tunay na tinataglay mo na ang kabanalan at kabutihan ng Ama, ano man ang nalaman mo sa kapatid mo, ay parang sa sarili mo na lamang ito, mahahabagkat, maaawa, ipapanalangin mo siya.
At kung tunay na nagmamalasakit ka, ikaw mismo ang magsasalita sa kanya, "Kapatid, parang mali yung ginagawa mo." O kung tunay na nagmamahal ka at gusto mo siyang damayan sa pagkakagupo naman, halimbawa ng kanyang mga buhay na sinapit, "Kapatid, huwag kang malumbay, may magagawa ang Diyos sa'yo." Yun ang pawang katotohanan. Yaon ang totoong pagmamalasakit at yaon ang totoong pag-ibig. Naabot niyo na baga ang ibig kong itukoy? Hindi yaong alam mo para lamang mapakapagmagaling ka sa isa. Pero hindi mo alam at pasubali di mo nalalaman, may sinisiraan ka naman. At kapag ngayon ikaw naman ay hinanapan ng katwiran, ililisya mo sarili mo. Hahanap ka ngayon ng hindi ako, kundi siya. Hindi ako, kundi sila. Na damay-damay na. Yun ang sinasabing, ito ay salaman pa rin. Sapagkat hindi mo pa alam ang katotohanan ng Ama, na ang sabi nga'y magmalasakitan kayo, magunawaan kayo, magtakipan kayo. Kung tunay na kayo'y sa akin, ang masakit sa inyo ay di nyo gagawin kahit kanino. Ngunit may mga nagpapalagay na parang baliwala lang yon at ikakatwiran pang ano namang masama dun, totoo naman ah. Katulad nga ng pagbabahaging, wala naman sa katotohanan, katang isip mo naman kung magkamisan, pinatototohanan mong totoo, ito'y kasalanan. Sapagkat, gaano katotoo na yung iyong dahilan at katwiran ay nasa tama. Mga mahal, naway maabot nyo ang pagsisikap ng Espiritu na paglulunsad ng totoo at tama na kung tunay na nasa banal na Espiritu ang sinumang anak ng Ama. Gagawin niya ang pagiging marapat na isang tunay na halimbawa ng anak na ibinaba upang maging dapat sa pananaw niya ang kanyang mga anak na makasalanan sa lupa. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Ano ang tawag sa gayong uri ng tao? Mapagmagaling. Maipasingit lang at maipagparangalan lang ang sarili niyang, "Bah, nagmapuri pa. Anong kasalanan ko doon?" Mga mahal, tandaan ninyo kung ito'y hindi kasalanan, dapat hindi ito tinatala sa banal na aklat. Ngunit ito ang nagiging pugad ng kasalanan at daan ng kasalanan kaya't may hidwaan ang matabil na dila. Kaya nga, ito ay panawagan pa rin ng laman. Ito ay panawagan pa rin ng sanlibutan. Ito pa rin ang mga bagay na ginugusto ng taong wala pa sa espiritual na pamumuhay. Kaya paano mapapatotohan ang ligkod ka o tagasunod ka ng Ama na yamang kinilala at nakilala mo siya? Mga minamahal, ang tunay na anak ng Ama, mimithiin ang bawat isa, mapagalak ang sinumang kapwa niya, lalo't higit ang batid niyang nagdurusa. Kaya nga, may kapatid ba kayong alipin ang karamdaman? Hindi niyo dapat ipagmayabang at pagkatapos ay kumutsa naman kayo sa iba na sasabihin, "Ako, salamat sa Diyos, malakas ako. Kawawa naman kasi Pedro, may sakit pala." Pinasalamatan niya ang Diyos na malakas siya, ngunit naawa siya kay Pedro, may sakit pala. Anong nagawa ng sinabi niyang kawawa naman si Pedro? Pagmamalabis yun, pagyayabang. Hindi totoo yun na tunay na sa Ama ka. Sapagkat, yung pagpapasalamat mong salamat naman sa Diyos at may malakas ako. Subalit, mayroon ka naman tinutukoy na kapwa mo, kawawa naman si Juan, may sakit pala, wala ka namang nagawa sa kanya. Disinsa naman lang na ipanalangin mong, "Diyos ko, pagalingin mo po si Pedro at si Juan. Diyos ko,
ibigay mo po ang lahat ng paraan. Hindi yaong sasabihin pa, ikukwento, alam mo ba, Eka, malala na ang sakit ni ganito. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Sapagkat, ang tunay na pag-iisip na malinis at mabuti, pinagkakaloob niya sa kanyang mga anak na nagsusumakit at nagsisikap na sa kanya'y makaganap, makatupad. Kaya naman, nasa kanila ang kapayapaan, nasa kanila ang kapanatagan, yamang ang tinutupad nila ay di ganang kanila, kundi ganilang sa Ama sa larangan ng espiritual na pamumuhay. Buhay ba, Ama? Yauna nga, kung wala kang dalahin, wala kang mabibigatan. Kaya't kung daladala mo sa damdamin ang mga bagay na kasalanan na palagay mo'y tama naman, pagkatapos nahihirapan ang isip at damdamin kapag ang salitang totoo ay pinakikinggan, pinasasama ng isip at sumasama ang kalooban, wala ka pa rin sa katotohanan. Sapagkat kung nasa katotohanan ka, patag kang nakikinig, masaya kang tumatanggap, maligaya kang nakakatupad. Buhay ba, Ama? Kaya nga, ang wikay, halina kayo, mga mahal. Hanapin niyo at masusumpungan niyo ang tunay na katotohanan ng Ama sa inyong buhay. Alalaumbaga, masarap ang magpatotoo. Ngunit napakahirap gawin ito, kundi patotoo ang pag-iisip at damdamin na isinuko sa Ama. Kaya mga mahal, yamang kayo'y naririto, pag nanasa nyo'y lumigay at sumaya, maging ganap na kayong tumanggap sa Ama at makikita nyo kung paano siya kumilos sa buhay nyo, na kung papaano ang layo nyong may galak, ang makakapanahan kayo sa sanlibutan, yaon nga ang inyong matatanggap sapagkat siyang tunay na galak at kapayapaan. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa Ama, hindi siya sumusunod sa kautusan, at buhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At siya unang pawang katotohanan, sapagkat nang tinanggap mo na ang tagapagligtas mo, natuwirang ibinuhos ang lakas upang mailigtas ang kaluluwa at katawan ng tao, at tuwirang nakapanahan na sa buhay ng taong tumanggap sa Espiritu ng Ama, mapapatotohanan niya on sa kanilang pagbabago. Ano ang pagbabago? May mga taong nagsasabing nagbago na. Ngunit, papaano ang pagbabago? Mga mahal, mapapalad kayo na sa inyong pagsusumakit, pagsisikap na tuparin ang kalooban ng Ama, dumaranas man kayo ng mga pagtatawa ng kapwa nyo dahil sa pagsisikap ninyong magbago, ang nalulugod naman yaong Amang nakasisilay ng puso't isip nyo na totoo tapat sa Kanya. Magalak pa rin kayo sa kabila ng mga pinagdaraanan nyo kung ang Amang nasa puso't isip nyo na patuloy na pinakikita nyo, siya'y totoo na sa buhay nyo'y tinanggap ng ganap. Mga mahal, maligaya ang buhay ng tao. Kahit sa simpleng pamamaraan na nabubuhay ka, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, huwag mo sabihin hindi ka makakatulog. Kung dumaratal man sa iyo, hindi ka makatulog na pinagninilayan mo'y salita ng Ama, kasabay at kaalinsabay niyo yung pangungusap niya, anak, yan ang buhay ng tao sa lupa. Ganyan ang ugali ng tao sa lupa. Kaya't kung ang taong pag-ugali ang tutularan mo,
ikaw ay sa akin, malinis siya. Buhay ba ang ama? Kaya magalak kayo at magpuri na sa patuloy niyong pakikinig at paglalayo niyong makinig, ang isip niyo'y binabago, damdamin niyo'y binabago, nakakakuha kayo ng ganap at totoo na mula sa Ama na ito ang nagsisilbing kalasag at lakas niyo nang dahil sumasa inyo ang Espiritu ng Katotohanan. Sumain niyo ang kapayapaan. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesu Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya't maliwanag, nang buhayin ang Amang Espiritu sa iyong katawan, pinatay na ang damdamin mong laman, pinatay na ang isip mong katauhan, kaya't hindi ka na namumuhay sa laman. Nabubuhay ka na sa Espiritu ng Katotohanan na ang layon mo'y pawang kabutihan at minimithi mo'y makatupad na lamang. Kaya naman ang saya't ligaya mo'y nananahan at ang liwanag ay hindi namamatay. Kaya't patuloy na sa bawat araw, wala kang mithiin kundi yaong Ama ay pakinggan. At habang pinakikinggan mo naman siya bilang iyong magulang, tunay na kasiyasiya ang bawat kanyang aral. At nang dahil ikaw naman ay nagtutupad at tumutupad sa kanyang mga aral, ikaw din naman ang tunay na sa hindi mo namamalayan, bakit nga ba naiba ang isip ko? Bakit nga ba naiba ang kalooban ko? Samantalang ito ang pinakamahirap baguhin ng tao at walang makapagpapabago nito maliban ang Diyos na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, makapanahanawa sa inyong tunay na Espiritu at nang mamatay na sa buhay ng tao, iyong masamang pagnanasa. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Kaya kung dati hilig mo, wala ka nang gusto kundi makipagkwentuhan sa kapwa mo, na alamin mo yung kung sino at ganito, wala na sa iyo yan. Ang hinahanap mo na ngayon kung papaano mo matitigib ng kasiyahan ng Ama mo sa buhay mo na yaong pagsasalita mo at pangungusap na tinatawag ay nakalulugod sa kanyang pandinig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siyang nagsisilid niyo, hindi ikaw bilang tao. Nang dahil tinanggap mo ang tunay na magpapabago at nang matanggap mo na nga ito siya mismo ang nagwika, anak, ganito ang marapat tupdin, ganito ang dapat mong isipin. Nang maparam na ang kagulumihanan at isilid ko'y kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. At ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang magbibigay sa atin ang karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Kaya't nang natutunan mo ang Espiritu at sumayo ang Espiritu, hindi ka dating tumatawag ng Ama. Ano't nakakatawag ka na ng Ama? Subalit huwag mong lilangin ang pagtawag mo ng Ama, na gagamitin mo naman siya sa hindi tama at tumpak na pananalita at pagkatapos ay makapagpapahamak ng kapwa sapagkat iba ang Ama sa tao. Ang tao ay tao, tamang walang banal, tamang hindi nagpakabanal ang tao, ngunit pinapaging dapat ng Ama na maging banal ang lahat ng sa Kanya ay humahanap at sumusunod sa layon at Kanyang adikain sa lupang ito. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu
na tayo'y mga anak ng Diyos at siyamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Kaya, ang mga pinagtitiisan ninyo, mga binabata ninyong pinagdaraanan, ay kaakibat ninyo sa pakikiisa nyo sa Espiritu ng Ama ng Katotohanan upang lalo niyang mapagtibay at mapag-alab ang inyong pagtanggap, mapagtibay niyang inyong pananalig at pananampalataya at hanggang sa hindi niyo namamalayang kayo nakakausad at napapatotohanan ang inyong tinanggap ang siyang tunay na ganap sa inyo na nagbibigay lakas sigla upang malabanan niyo ang lahat. Mga minamahal, sumain niyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahanam. Alala, umbaga, ang paghahari ng Ama ay kay inam at kay buti, kaya't lahat ng mapaghaharian niya, hindi maaring ito'y makapanahan sa dating siya, kundi ito'y babaguhin at magbabago, patotoong Espiritu niya ang tinanggap at nakapanahan sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Kaya, kung makapagsisimba kayo mamaya, mararagdagan ang inyong kaukulan na mapalad at maririnig nyo ang tunay na mapalad. Kaya sa bawat pakikinig, kung minamasdan nyo'y kapwa, wala kayong makukuha. Ngunit kung pinakikinggan nyo'y karinilang salita, kahit sabihin mo pang tao'y masama, siya ang nagdadala nun sa kanyang kasamaan. Ngunit ikaw na tumatanggap at nagpapakabuti, ikaw ang makikinabang sa kanyang mabuting balita. Buhay ba ang Ama? Kaya, mamuhay kayong muli kasama ni Kristo sapagkat biduhay kayong kasama niya. Kaya, ang mga pagsusumakit ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanya, sa kanan ng Diyos, ay isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang buhay na buhay at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't kung papaano nyo ginagawa ang pakikisa sa isang Kristo ang tinapagligtas nyo, na tinaguri ang Heso Kristo, na tinanggap naman ang bawat isa, yao na nga ang patutuong kung papaano tinutupad mo, na tinutupad at tinupad na ng Kristo, yao din ang patutuong sa takdang panahon na pumiling karoon sa kinarurunan kung saan dakong pinagmulan, mapapatotohanan may Diyos ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dapat nang mawala sa inyong mga pitang makalaman. Pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maliwanag ang katotohanan na kung tunay na tinanggap na ang Ama, ito ang pinapatay niya at bubuhayin niya ang kanyang katotohanan sa buhay ng bawat isa, kaya't hindi sila mahihirapang tupdin ito at gawin sapagkat ang Espiritong tinanggap nila, ito ang malakas na pwersa para gumawa at tumupad sa kanilang katawan na marupok at mahina. Buhay ba ang Ama? Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinag-aharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon,
itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo. Kaya mga mahal, kayo'y mga hinirang na ng Diyos na itinalaga para sa Kanya na minamahal niya. At kung minamarapat mo na tinanggap mong ika'y hinirang o tagasunod ka na ng ama mo, ang pagsusumakitan mo ng tupdin ngayon, yung alam mong nakakalugod sa Kanya, aalamin mo na yung ugaling tama't tumpak na hindi ka na mangangatwiran bilang katauhan at hindi ka na maghahari pagkatao, kundi ang pag-ariin mo ay ang Kanyang Espiritong tinanggap mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano ang madalas ang misa na sabihin ng tao, madalas din ang pagkakasala kung ang misa na hindi mawawala, sapagkat kung ang misa na laging sasambihin, misan lamang akong magkamali, eka. Sa maghapon ilang beses, kung hindi mo susundin ang kalooban ng Ama, kaya nga inaris ka na sa kautusan niya, kundi nang tinanggap mo siya, ang naghari na espiritu niya at ang pagbabagong buhay mo, hindi na ang dating pagkatao mo. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang makasalanan ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang tinatangi. Buhay ba ang Ama? Kaya't gawing marapat ang katotohanan ang siyang maging daan para magbagong buhay at mapapabatid ng Ama ang tunay na marapat upang makapanahang ganap sa Kanya. Pag-arian kayo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung babaybayin niyo lahat ang nasa banal na aklat at tunay niyong matutupad at masusunod, sadyang ang kay inam sundin at kay buting gawin. Ngunit, yaon ang patutuo na kapag ikay nasa pagkatao, labag sa kalooban mong gawin ito. Kaya, magmamaang maangan, magsasabing natutupad naman, ngunit ang pawang katotohanan, lisya ang ginagawa sa pananaw ng Amang Dakila. Pagharian kayo. Sinong dinadaya? Di nga ba't sarili? Sapagkat siya'y kailan may di madadaya, huwi ka nga niya, tarok at lirip ko ang bawat isa sa inyo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang mensahe ay pangkabuuan, pangkalahatan. Kung may nakikinig o nagbabasa o nanonood, alam nila yun, pangkabuuan, sapagkat sila'y nakikinig eh. Naghihintay sila. Kaya't kayong mga naririto, kung ang damdamin nyo'y totoo at wala kayong saloobin sa nangungusap, sa mga nagpapahayag, wala kayong isip na mararamdaman na masakit sa inyong loob, di ba? Ngunit, kitang-kita mo sa taong mayroon dalahin. Anong sinasabi? Pinatumbo ka na naman, eka ako. Pinatamaan na naman ako. Wika nga ng kasabihan, walang isda na dinahuhuli sa sarili niyang bibig. Patotoo lamang, sinabi mo na yon, kaya totoong inamin mo, ganun ka pala. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya po, ang bawat araw, kay sarap. Masarap makinig. Masarap sumunod. Kung masusunod mo, ang tama't mabuti para sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong alalahanin.
Daig pa ng isang nag-e-exercise ang patagang isip. Sapagkat kahit araw-araw nag-e-exercise ka, ngunit ang isip mo ay gamit na gamit mo sa kung ano-anong hinahabi ng kung ano-anong iniisip mo, naku, hindi mananasa iyo kalusugan. Sigurado po yan. Kaya, tingnan ninyo yung mga katabi nyo. Tingnan nyo nga kung mabigat ang dalahin, huwag nyo sasabihin mabigat. Alam nyo po, ganito lang yan. Sinabi ng Panginoon, ako ang pamatok mo. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong napapagal na at nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay. Ako ang kapahingahan. Di ba ga? Sapagkat, mainam na pastulan ang ipagkakaloob ko sa inyo. Sariwang pagkain ang dulot ko. Hindi bilasa, hindi panis. Sariwa! Buhay ba ang Diyos? Ano yung tinutukoy na ibig niya sabihin ang kanyang mga banal na salita? O sige po, makinig kayo araw-araw, di ko naman kayo hinahamon. At eto pa po ha, paglilinaw lamang. May tatanong muna ako bago ko magsalita. Halimbawa, ang magulang, 20 ang anak niya. Kapag yung isa doon ay wala, o 3, 2, 4, di ba hinahanap niya? Yun lang ang ibig sabihin. Hinahanap niya. Kapag ikaw naman ay lingkod sa dakong ito, kapag wala ka rin, inaapuhap ang iyong mukha. Hindi ibig sabihin ay ikaw ay sisitahin, ba't ka wala? Eh, akin pong ipapaliwanag, ano? Kasi po, kahapon may pasyente na. Sabi, nako, eh, paano ko po ba kayong, ano, eh, kasi po ka ako, eh, baka isa rin kayo dun sa, kung hindi kayo lubos gumaling, eh, sabihin, o, eh, bakit si Blank, eh, hindi niya napagaling? At pagkatapos, eh, ka ay hindi pinagtapat, malala na pala. Ikaw nakakabatid lahat, kapatid, di ba? Oh, eh, mabuti pa yung ang tunay na ano, walang sinasabi, pero yun, ewan ko ba, anong dalahin noon? Ano ba dalahin po noon? Tulungan nyo nga at baka magumaan gaan. O, ganito lang po yan. Minsan man sa pasyente, pag nagbibiro po, halimbawa, nagpapatawa lang. Oh, mabuti na nga narito ka ngayon kasi may sakit ka, no? Eh, hindi po ibig sabihin eh, sinisita kayo. Eh, bakit po eh? Eh, paano po eh, kaya hindi ako nagpupunta rito eh. Eh, pag daw po nagpunta riyan at hindi nyo na nakikita eh, sinisita nyo daw po eh, tinatanong nyo eh, ba't hindi na nagbalik? Ay! Taas nyo nga po ang kamay ng mga pinagsabihan ko noon. Meron po ba? Ay, ang chismis nga naman ano. Napaka matangad dila. Dapat pinuputol po ang ganun, ano? Ano? Dapat kapatid yung sanga-sanga ang dila, putulin. Kaya nga yung maliit na dila, nakakapagsunog ng malaki. Nasa Biblia po lahat yan. Gusto niyo po, babaybayin ko lahat ng ugali ng tao? Pa, baybayin natin lahat. At kapag binaybay ng Espiritu ang pag-uugali ng tao rito, halimbawa, lumabas na po ako dito. Sinabi, oh, yung mga ganun, eka, yung ganyan, aba, hindi ko rin po kayo pinatatamaan noon. Inuulat lang po ng Panginoon ang mga ugali ng tao sa lupa. Eh, ba't ako pag nagsisimba po ako, kahit anong mensahe ng mga pare, wala akong iniisip na ako yun. Kasi wala akong iniisip, dahil hindi ko naman iniisip talaga yon at wala akong damdamin. Ba't ko isiping ako yon? Eh, di ko naman ginagawa yon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, kapag iniisip mo, eh, talagang gawain mo, kaya nasasaktan ka. Dapat hindi ka rin nasaktan nun. Dapat nang malaman mong mali pala yun, sumuko ka, inamin mo. Hindi yung nagmatigas ka pa, nagmagaling ka pa, nagsabi ka pang, pinatamaan na naman eka ako. Katigasan ng loob po yun, ano? Katigasan ng pagkatao na nagmamapuri yung ganun tao. Ayaw niyang tanggaping may mali siya. Ayaw niyang tanggaping makasalanan siya. Dahil alam niya, tama lahat ang ginagawa niya. Yun po ang totoo niyan.
tiwala po kayo sa hindi. Kapag ang tao nakinig siya sa mensahe, eh sige nga po, nagpari ba ang isang tao para magpatama na lang ng magpatama sa salita? Ang totoong pare, ginagawa niya yung obligasyon niya, yung misyon niya. Subalit huwag namang ibintang kung halimbawa nagkasala si Pedro, pati ba yung si Juan ay kasama? Kaya huwag namang pong damay-damay yan. Hindi rin tamang pag-uugali yan. Naku, Eka! Meron ba naman Ekang kapag nasa pagkatao eh, hindi nagkakamali? Alam niyo po, lahat ng tao ay nagkakamali. Subalit kung tunay na may takot ka na sa Panginoon at tunay na, alam mo na ang kahiyaya sa Diyos at alam mo na ang di nararapat. Pagsusumikapan mong gawin na huwag mo nang magawa ang dating gawain mo. Kaya iiwas ka na dun, di ba ga? Ayaw mo na ng maraming kwento-kwento. Hindi ka na maghahanap ng kakwentuhan. Totoong-totoo po yan. Walang pagmamalinis at walang pagmamapuri. Hindi ka na makikipagkwentuhan sa walang kwentang kwentuhan. Magtatanong ka lang naman, kumusta na ba Eka si ano? Ano ba Eka yung ganito? Ay, naku Eka. Ay, manapa magkukwentuhan kayo sa magandang pag-uusap. Yung mga pag-uusap na ukol sa pang-espiritual na pamumuhay. Tama ba ga? Ngayon, narinig niyo ang mensahe. Ang pagiging ganong pag-uugali, tao yun. Yung pagtatanong, pagkatao po yun. O eh, ba't kinagagalit ng mga taong ugali? Kasi hindi maabot ang espiritu ng katotohanan. Kaya hindi ko mapaniwala ang nandun ang espiritu sa taong ganon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil ikaw, alam mo yung katotohanan. Kaya pagsusumakitan mong, aalisin mo na yung hindi nararapat. At yun, kapag nakamtan ninyo yun, kayo mismo ang masisiyahan. Kayo mismo ang magagalak. Kayo mismo ang makapagsasabi, masarap pala ang manahimik na lang. Yun ang pagkikipagtuto mo sa espiritong tinanggap mo. Buhay ba ang Diyos? Dahil malaki pananagutan, totoong-totoo po, hindi ako nagbibiro, malaki ang pananagutan ng mga lingkod. Mabuti pa yung hindi ka lingkod, wala kang sagutin. Kaya kapag nasabi kang lingkod at ginagawa mo'y baluktot, nako, ikaw ang mananagot niyan. Kaya nakakatakot yung napakagaling mo magsalita. Hay, ha, 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 ha. Kagaling, totoong-totoo, parang totoong-totoo ka. Subalit, ikaw mismo ay nagiging daanang pagkakasira-sira ng kapwa. Kasalanang malaki. Pananagutan mo yan. Oh, may takot na po ba kayo sa Diyos? Hindi nyo na magagawa yan. Buhay ba ang Diyos? At kapag hindi nyo na nagawa yan, kapag hindi nyo na minithing gawin yan, kapag wala na sa isip nyo yan, kapag wala na sa puso nyo yan, wala na yung panawagan ng laman sa inyo. Ano na ang nananawagan sa inyo? Ang panawagan ng Espiritu ng katotohanan na tinanggap ninyo dahil nasa Diyos kayo na mabuti at di. Ganon ang Diyos. Hindi natatapos ang kanyang mga salita araw-araw, babalong na parang balong umaapaw, ngunit at pasubali, hindi ulit-ulit na parang sirang plaka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag tunay na ang pagbabago mo, unawang-unawa mo yung kapwa mo. Kapag tunay na ang pagbabago mo, magagawa mo ang kapwa mo ay mahalin totoo. Hindi pagmamahal na, kaya lang gusto mo, may binibigay sa'yo. Kundi kahit walang may bigay sa'yo, mahalaga siya sa buhay mo. Sapagkat tinanggap mo na ang pinakamahalagang nagpapahalaga sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Sino yaon? Ang Diyos ng katotohanan? Kaya naman, kung dating sakitin ang ulo mo, sakitin ang batok mo nang nakipagtuto kasama, less stress, less headache,
Ano pa? Alta. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Kaya naman, huwag ka nang magtaka kung maintenance, alta presyon. Subalit, after lagok, BP 180 over. Bakit? Eh, habang nagpupuyos ang damdamin mo, habang nagingit-ngit ang isip mo, abay, di mo alam, lumalapot ang dugo mo. Dahil sa isip mong naglalaro kung ano-ano. Buhay ba ang Diyos? Mamahal! Tinatamaan ba kayo? Matuwa kayo, huwag kayong magagalit para mabago nyo. Para mabago nyo, yung dapat nyong baguhin at nang sa gayon, may pambili man kayo ng pang-alta presyon, eh hindi na kayo may at may lumalago. Hindi ko sinabing huwag kayong iinom. Kaya lamang, sige, inom kayo ng inom, may at may na may tumataas din. Anong nabago? Nang hindi taas ng taas ang diabetes nyo, inom kayo ng inom, hindi naman nababago. Anong naiba? Kaya gawin niyong tama ang para sa Ama at gagawin niyang tumpak ang para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay sarap ng buhay ng tao kung Ama ang sa puso't isipan, naaaliw ka bawat araw, damdamin mo'y may kasiyahan. Halina, halina kayo, biyaya ang buhay nyo. Huwag mithiing mawalay pa, sa Diyos Espiritu. Halina, halina o tao, ang Ama ay buhay na totoo. Ang dulot sa lahat ng dako, liwanag at didiling nga ito. Kaya dilim na isipan, siya ang kailangan upang mahawi niya iyan. Magliwanag kang tuwiran, halina, halina o tao, kay sarap magmahal ng Ama. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Mga minamahal, huwag kayong magpalito sa kapwa nyo. Kahit ano pang ginagawa at gagawin niya sa inyo, gawin niyong patag at panatag ang isip niyo, sapagkat may Diyos Amang totoong nakababatid sa lahat ng dako. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkawini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa iyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka windi ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalik ka na. Taas mo'y pamo. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lumakad ka. Manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sulong lakad. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig
O monkey, puno na yung atyan mo. Mayroon magandang mayayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mayayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Sige lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sa pa, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Kumusta? Balik. Ang pamamaga niya na hindi magic na ngayon ay ampat. Subalit ang kirot niya, kahit papano, nakadiretso ka ng lakad. Sa makatwid, hindi nakuha sa salumpas. Ngunit sa salita ay nakuha. Dahil buhay ang Ama. Kaya't kung patuloy mong gagawin niyaon, sa salita ay tatanggap, patuloy na huhupa ang pamamaga hanggat magbalik. Hanggang magbalik na sa normal. Buhay bang Ama, sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, wala ka namang may babahagi sa kapwa mo kung walang nangyayari sa buhay mo, no? Kaya yung mga nagaganap sa buhay natin ay tunay na napapatotohanan natin ang mga salita ng Ama'y buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga, kung walang magaganap na halimbawa sa inyong samahan na may siraan, hindi mo makikita yung totoo at tapat. Diba? Halimbawa, kung walang magaganap na magkasakit, hindi mo makikita ang pagagalingin ka ng Diyos. May magpapagaling pala. May magagawa pala siya sa iba't ibang pamamaraan. Di ba ga? Kung hindi kayo magkakasakit ng nervyos para hindi kayo makatulog, hindi nyo makikita ang Diyos kung paano siya magpatulog at magbigay payapa na isip. Buhay ba ang Diyos? At tandaan po naman ninyo, hindi naman kayo magkakasakit ng nervyos kung wala kayong iniisip na nakapagpapagulot, nakakapagpa dito sa isip nyo eh. Tama po ba? At iba't iba naman ang nagiging dahilan kung ba't nakakalito at nakakapagpagulo. Iba't iba ang dahilan din ng inyong pagkagulo. Ngunit kapag ang Diyos ang inisip nyo, walang gulo, walang kaguluhan. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, kaya ang sabi niya, siya'y tanggapin, kilalanin, at ganap na kamtin. Kaya halina na kayo, hamon sa inyo yan ang Ama. Kung paano nyo siya isasabuhay sa buhay nyo, at kung paano nyo siya tanggapin na lubos sa buhay nyo. Sapagkat kapag nakilala nyo siya, doon nyo mapapatotohanan ang salita niya pala'y walang pagkabula. Buhay nga ba ang Diyos? At hindi nyo rin lubos makikilala siya kung kinikilala nyo lang. Tupdin nyo at pagsumikapan nyong gawin yung kanyang mga layunin, adhikain, pangaral na sa inyo'y buhay na nais niyang masilayan kung papaano kayo nagbagong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan ng Diyos Espiritu
at pumiling sa inyo at makapanahan nang hindi na kayo maging bilang laman, bilang tao na makasanlubutan, kundi bilang sa Espiritu at makapamuhay ng pang-espiritual na pamumuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Di kayo magtatanong. Pero may tinatanong kayo sa isip, ano? Yamang may tinatanong kayo sa isip at di nyo maitanong, tayo na, halina kayo, mga mahal ko.